kaya ko pa gawin to. Sure, lagi kasi akong ganyan eh. Sure ba nakukunin nila akong bida? Because I've never been a bida. Lagi akong kontrabida. So, yun nasa isip ko, wait lang, hindi ako makapaniwala. This script is so nice. Sabi mo nga, it's also a dream role for actors. Kasi nga, from suspense, horror, iba-iba kasing characters eh. Sobrang psychological din talaga yung atake niya. Nung nalaman ko, I said yes agad. After I read it a few times, sabi ko, game, okay na sa akin to. When are we gonna shoot? Tinanong ko kaagad. So you didn't know na may chance siya to be passed sa MMFF. No. So originally, was it a digital release? Was it for foreign film fests? What did you know of the plan? The plan was, I think, for foreign release siya sa ibang bansa and digital. Wala talaga sa usapan na isasali siya sa film fest or hindi pa siya ipapalabas dito in the Philippines. And then, nalaman ko na lang parang 2 days before na pinasa siya. Tapos announcement na. Agad-agad! Oo, there's announcement na. So parang ako, kasi we all know that MMFF, big stars, big movies, big production, mga production houses na talagang established na. A&Q Production, kasi this is also their first movie eh. Perfect. Yes, this is also their launching movie as a production house. So medyo surreal for us, sa cast, sa producers namin, na nakapasok kami sa prestigious na MMFF. I'm very curious about this because when I saw the trailer, sobra siyang compelling, right? At first, you think horror ba to? And then, yes. Bigla siyang parang may dark twist, naging parang suspense thriller. And sa dinami-dami ng mga actress na aking na-interview through all these years, this is, the role of Nelia is a dream role. Sa totoo lang, yes. To play for a lot. And so, kwento mo naman sa amin how you landed the role of Nelia. I was in a lock-in taping nung time na sinend sa akin yun. Tapos binasa ko, hindi pa sinasabi sa akin kung sino gagawa, kung anong production house. They just told me na, read the script, if you like it, tell us. So, nabasa ko, parang, na-capture talaga ako. Tinapos ko talaga yung script. Parang 2-3 beses ko siya inulit-ulit. Kasi sabi ko, kaya ko pa gawin to? Sure, lagi kasi akong ganun eh. Sure ba nakukunin nila akong bida? Because I've never been a bida. Lagi akong kontrabida. So, yun nasa isip ko, wait lang, hindi ako makapaniwala. This script is so nice. Sabi mo nga, it's also a dream role for actors. Kasi nga, from suspense, horror, iba-iba kasing characters eh. Sobrang psychological din talaga yung atake niya. Nung nalaman ko, I said yes agad. After I read it a few times, sabi ko, game, okay na sa akin to. When are we gonna shoot? Tinanong ko kaagad. Nagulat niya ako na ambilis din eh. Kasi after like, nagpahinga lang ako ng 3 days, nag-start na ako mag-shooting agad. Mm. And this is the height of the pandemic. So sabi ko, nakakatakot, pero yung takot ko, ilalabas ko na lang din sa acting ko kasi kailangan din yun. Isa rin sa usap-usapan ng naging acting ni Winwin na posibleng lumaban sa mga mahuhusay na aktres para sa award na Best Actress. Not all the films kasi have a title role that is a woman and yes. Sa inyo ay isa. So if ever, di ba, if ever you are a possible Best Actress nominee alongside Charo Santos, wow. Kim Chu, Tony Gonzaga, and many other names. Yeah, what does that feel like? Magsa-celebrate na ako. Magsa-celebrate na. Papakain na ako sa family ko. Ganong level. Kasi magpasama lang sa ganong roster, manominate man. Ano na sa akin yun eh. That's a different, ano na. Kumbaga, ang gandang feeling na, uy, kasama ko sila. Diba? And for me, hindi ko na iniisip manalo. Iniisip ko na lang na at least napansin yung ginawa ko, napansin yung movie namin, napansin yung first title role, first movie ng A&Q Production. Yun ang importante. Bonus na lang kung napasama pa ako sa listahan na yun. And syempre, long shot kung manalo. I don't know kung ano i-react ko. Pero now pa lang, kung yun nga yung mangyari, magpapakain ako sa grabe, ang daming firsts and definitely yes. A milestone in your career. Aside from being an actress, you're also a beauty queen. You recently joined the Philippine Marine Corps as a reservist.
Yes. Ano pa ang mga gusto mong subukan or i-conquer na field in the future? I don't know. Ayoko kasing nagsasalita ako. Gusto ko, gagawin ko muna bago ko sabihin. Kunyari, tapos na. Ayokong pinangungunahan. I like to surprise people and I don't want them to expect. Parang yun yung sinasabi ko sa sarili ko na I'll do something that I want first before sabihin ko kasi ayoko mag-expect yung tao. Pero now, sana in the near future, magkaroon pa ng mga roles na ganun. Siyempre, sa field ko, yun siguro yung next sana. Sana. For more videos and updates, just click here to subscribe. Laging kasama. Laging kasama.